Ano nga ba ang sining at disenyo para sa iyo? Ano nga ba? Isang napinturaan lona na nakapaskil sa pader? O etiketa sa likod ng pakete? Patalasta sa TV na nangihikayat sa Mami Millie? Patuloy lang ang ikot ng mundo. Sa bawat araw, hinahamon ng reaksyon sa pagbabago. Sasakay ba o sasalungat sa alon? Ang sining at disenyo ay hindi naiiba. Sumasagot din ang mga ito sa panahon. Sa gitnang Central Luzon ay naroon ang Tarlac State University na ginagabayan ang misyon nitong magkaloob ng dekalidad na edukasyon at espesyalisasyon. Ang programang Bachelor of Fine Arts Major in Advertising o Visual Communication ay nailalarawan bilang pagtaguyod ng mga prinsipyo ng estetika. Gamit ang mga biswal at iba pang pandama, layunin ng programa ang mapaigting ang malikhaing pagsasalin ng mga ideya, pag-aabot ng mensahe, at paglalabas ng mga opinyon upang makakuha ng mga aksyon o reaksyon mula sa mga tatanggap nito. Alinsunod sa Batas Republika bilang 7722, na kilala rin bilang Higher Education Act of 1994, ang programa ay naisakatuparan at pinaunlakan sa campus ng San Isidro sa lungsod ng Tarlac. Noong 2014, ang Tarlac State University ay pinagkalooban ng Certificate of Compliance para sa programang Bachelor of Fine Arts na naging epektibo noong taong 2014 hanggang 2015. Isang pahiwatig na ang programa ay nagagampanan ang mandato ng universidad at tungkulin ng kolehiyo. Sa likod ng programang ito ay isang nakabalangkas na curriculum na palaging binibisita at sinusuri ng administrasyon at mga guro nito. We have a lot of graduates of bachelor, pero magkakaroon na lang tayo ng pagkakaiba pagdating sa skill. The main reason, believe na believe ako sa fine arts, sabi ko, they are creating something, ideas, differently, laging ganun. Pagdating sa mga faculty ko sa fine arts, you give them freedom, let them think. And even on the student, let them think. Ilabas nila idea nila, bakit mo pipigilan, di ba? That is the purpose of the education. Kung gagawin mo yun sa faculty mo at gagawin din ng faculty doon sa mga estudyante nila, then anong ipoproduce natin? Mga mahuhusay na estudyante na pag lumabas dito sa school, kaya nilang lumaban sa labas. One of the most interesting things I see happening right now is that communication is increasingly evolving into something more visual. The challenge is how do you communicate your message to a more discriminate society nowadays. There is an increasing demand for visual communication in our society. And this is what we plan to cater, the visual communication needs of our community. So we make it a point to be updated with the trends and needs in the industry. Ang curriculum ay binubuo ng mga aprobadong kurso na tumutugon sa mga pamantayan ng Commission on Higher Education o CHED, sa pagpapatapos ng mga mahuhusay na estudyanteng nakalinya sa larawan ng sining at disenyo. Mga kursong naghahayag sa iba't ibang kadalubhasaan at kakayahan mula sa teorya hanggang sa kasanayan maging sa paglikha. In our first year, focus kami in traditional works. Nag-draw kami, tapos akala ko puro drawing lang. Yung pala, sobrang daming techniques behind a simple drawing. And we learned how to paint, we learned how to sculpt, we even learned how to print press. And then from traditional, we went to digital. We learned how to do photography, and eventually we photo manipulated graphic designs, illustrations, and animation. We even analyzed everything in our surroundings, pati yung mga ads sa paligid, yung posters, hindi lang pala basta-bastang ginagawa yun. Even analyzed yung mga films and yung movies. And afternoon, hindi na same yung pagpapanood ko sa movies kasi every time when I watch, kada scenes, ina-analyze ko na yung camera angles, kung anong lighting ang ginamit. It has been really interesting for me. Sobrang nag-e-enjoy talaga ako sa mga ginagawa namin. And kasi parang everyday, nag-a-upgrade yung skills mo and hindi ka maubusan ng matututunan eh dito sa fine arts. And it's kind of fulfilling to me. Bago ako pumasok sa fine arts, gumawa talaga ako ng mga list ko na gusto kong may improve.
yung mga gusto kong matutunan, halimbawa na lang ng paggawa ko ng sariling composition, pagpinta gamit ang medium na oil and acrylic, pagbuo ng iskultura at marami pang iba. Habang patagal na patagal dito sa pag-aaral, yung list na yun na ginawa ko, halos lahat na check ko na at mas nadadagdagan pa hanggang sa hindi ko na malayan, masigit pa doon sa list na sinet ko yung mga natutunan ko. Kaya talaga sobrang dami, sobrang lawak ng mga makukuha mong information dito. Ang gusto ko rin sa mga instructor namin dito sa Fine Arts is talagang aalamin nila yung strengths and weaknesses ng estudyante at huhubugin palalo kung ano yung strengths nila at pupunan naman yung mga kahinaan ng mga mag-aaral. Nakakatawa nga eh kasi dito rin ang daming events na pwedeng salihan, makakalubilo mo yung mga kapwa mo estudyante at mga guro at sa ganong paraan, nakapag-share sila ng mga idea nila sa mga bagay-bagay, sa pagpipinta, sa mga knowledge nila. At sa ganong paraan na rin, di ba, may interaction kayo sa isa't isa at talagang matutulungan ka, mahuhubog ka bilang isang artist. Paglabas mo rito sa fine arts, akala mo marunong ka lang basta magpinta, pero hindi. May babaunin ka talagang kaalaman na may apply mo sa totoong buhay. As time goes by, tinuruan kami na ang art pala, hindi siya tungkol lang sa mga nakikita nating mga portrait ng mga artista o kaya naman mga pinupuntahan nating sikat na gallery. In arts, it also includes photography na natry naming gumawa ng mga bagay na malayo at iba sa art na alam ko. Nagiging creative kami ng mga classmates ko and we are working together as one. That art is not just about yourself alone, but you can also enjoy art with the people around you. And art can be in a different form. Hindi nauubos ang ideas when it comes to art. Laging bago sa mata. Fun part also is yung mga bagay na nakikita mo sa papel o yung mga nadodrawing mo lang dati. Pwede mo pa pala silang pagalawin. Kilala natin ito sa tawag na animation at sa sobrang dami kong natutunan sa subject na to. Mahirap siya sa una, pero habang tumatagal, ma-enjoy mo talaga. Minsan nagkakamali ka, o kaya naman minsan mahirap kang makuha. Pero tinuro nito sa akin na failing is different from failure. Failure is just an outcome, and failing is a process. And in art, you always need to trust the process as you go along. Even in social media planning, pinag-aralan din namin na parang naging instant entrepreneur kami. Pinasok sa isip namin na that we can be the boss of our own. That we can also show our art not just in the Philippines but in different countries. Napakalawak talaga. And these subjects push us to achieve our best potentials. Masasabi ko lang, nasa fine arts, walang tapon. Iba na rin kasi ngayon, with the technological advancements and the fast-paced world. In society, they have more complex problems that require more complex solutions. So it gives opportunities for multidisciplinary or interdisciplinary solutions. Art and design are not confined anymore in the four walls of the museums and galleries. Sila ngayon, kaya na nilang gumawa ng conditions in which they can make people or their audience have the aesthetic experience. And in this experience, hindi lang siya visual lang. It's not decorative anymore, but visual plus something else, the other senses. Visual as your main sensory component and then it's supplemented by the other senses. Isang pindot mo lang sa iyong smartphone mula sa iyong social media feed up to your online streaming platforms hanggang sa paglalaro mo ng iyong favorite online games. Paglabas mo ng bahay, lahat ng nakikita mong directional signs papunta sa favorite mong restaurants or coffee shops hanggang sa pag-uwi mo ng bahay, magtitimpla ka ng paborito mong kape, hindi pwedeng hindi involve ang isang visual communicator dyan. Noong nagsimula ang pandemya, ang mga hamon sa pagtuturo ay natugunan ng may katapatan at katimtiman upang masagot ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral.
Nung mag-start yung pandemic, bilang instructor, alam po namin na may mga hamon din sa pagtuturo namin, lalo na magiging online platform kami dito. Ang ginagawa po namin, yung nakasanayan namin na mga laboratory subjects ay dinedemonstrate namin. Kapag may ipapagawa po kaming plate, ginagawa po rin namin ito, ina-hands-on namin. Then, ire-record po namin ito. Sa online, kapag nagle-lecture naman po kami, nag-share screen kami kung ano man yung kailangan ituro sa kanila, Photoshop man yan, or After Effects, yung mga SketchUp, nag-share screen kami sa kanila, at tapos, nire-record namin yung mga demonstration para pwedeng balikan ng mga bata. Upang mapanatili ang kalidad ng kurikulum at pagtuturo, ang departamento ay nagsagawa ng benchmarking sa iba pang mga universidad na naglalayong paunlarin ang kurikulum at pati na rin sa pagsisimula ng mga dialogo para sa mga katuwang ng universidad, mga magulang at mga eksperto sa industriya. Upang maikayat ang multidisciplinary at interdisciplinary na kaisipan sa sining at disenyo. Nagbunga ito ng mga parangal at pagkilala sa iba't ibang kompetisyon mula sa mga graduates, pati na rin sa mga mag-aaral mula sa lahat ng antas ng programa. Lumalaban yung mga graduate, yung mga student ng fine arts sa mga national competition like Petron, Shell, tapos and they are winners, lagi silang nananalo. Sabi nga ni Sir si Sir Mark, pag TSU natatakot na yung ibang university. So, if you will think about it, you cannot produce something or you cannot give something if you don't have it. Let's try to look at the faculty profile na during the time na nag-aaral na dito sa TSU, constantly nagiging winner ng Shell, Metrobank, how many times yun. So, just imagine ang knowledge at yung capability ng mga taong ito, then sinishare sa estudyante. Kaya nga, just imagine the capability of this person who specialized in different areas, then pinibigay nila yung knowledge nila sa mga estudyante unconditionally. Papasok na yung administration dito. So, we need facilities, we need equipment na para sa kanila. You need tools, you also need equipment para mailabas ng bata at maituro sa bata yung mga kailangan nila or yung mga skills na kailangan nila pag lumabas sila sa eskwela. The university very much willing to give every equipment. Kung may mga equipment, definitely we need the rooms for that. Ang intention ngayon ng college that the ground floor of the Kappa building will be intended para sa Fine Arts Department. You will put the equipment there and you will put the knowledgeable people there and you will put the good student there, definitely anong kalalabasan nun. That is the right formula para makapag-create tayo ng magagaling na estudyante. We need to spend money para doon. Actually, gaya nga ng sinasabi ng aming presidente sa TSU, quality is not cheap. Regardless kung industrial type man ng equipment yan, we need to purchase it para matutunan ng bata, para paglabas ng bata, mahuhusay sila. Ang pagtuturo ng technical style, yan ang basic language sa visual art. Isang parte lang yan ng aesthetics. Hindi focus ang skill lang at mas lalong hindi mas importante ito sa idea, concept, creativity, at relevance ng gawa. Pantay-pantay lang lahat yon. So it's important for us to develop ourselves not just through practice and production, but also in themes and context of artistic inquiry, para yun din ang maturo namin sa mga bata. Ang faculty ng Department of Fine Arts ay binubuo ng mga akademiko na masigasig na nagsasanay sa kanilang piniling profesyon at patuloy na nagpapalawak ng kaalaman. Bukod sa mga kasanayan sa paggawa ng mga malikhain at napapanahong mga pyesa, ang miyembro ng faculty ay nakikibahagi rin sa mga proyektong digital. Gayun din sa pananaliksik na maaaring ipatupad maging sa komunidad at sa pagtuturo. Artists play one of the most important role in our society. They can reshape our world into a better place where, once again, freedom of thought and real communication can be disseminated through art and the universal language of realism. Ang lagi naming sinasabi sa mga estudyante namin, ang art and design, it's not just a direct or indirect
reflection of the times, but it can also be a reaction, interpretation, a subversion, abstraction, and it can be approached in so many ways. But the thing that's constant there is pinapakita nila what it is to be human, kahit ano pa yon. Artists and designers will always try to understand the human factor of things, and they will always be on the side of humanity. Kasi how can you depict the struggles of a farmer kung hindi mo siya kasama sa arawan? Nakikita kung gaano kabigat ang dinadala ng isang magsasaka. Paano nila makikita o mabibigyang solusyon ang discrimination if they cannot understand or analyze how it started and how it can be changed? Meron kaming estudyante na didodocument niya through photography yung livelihood sa probinsya nila. Sinasabayan niya yung mga nagtitinda sa palengke. Bago pa sumikat yung araw, kasama na niya yung mga tao doon. Artists and designers experience the world as it is. Walang kasama or bahid ng pagkukunwari dyan. Kaya what I love about this program and in this discipline is that we have a huge understanding and appreciation of life. Ang Department of Fine Arts ay nakikibahagi sa extension services para sa komunidad. Mga paglilingkod na magsisilbing visual na dialogo na tumutulong sa creative placemaking. Paglingkod bilang pagpapalaganap ng karunungan o paglilingkod bilang daan sa paghilom. Yung proseso ng mga extension project na pinoconduct namin, magsisimula yan sa beneficiary. Siya yung magsusulat ng request letter na i-address niya kay President ng TSU at kay Vice President. So kapag naaprubahan yung kanyang letter, gagawan dito ng endorsement form. Pagkatapos maaprubahan ng endorsement form, makakarating na to sa department namin at mabilis namin itong ipoproseso. Gagawin na namin doon yung planning, yung workflow, at saka yung mga budget na kailangan dito sa project. Pagkatapos, pagmimitingan na namin ito at mabilis na rin mauumpisahan ng proyekto. Nakikibahagi din ang Department of Fine Arts sa mga extension project para sa mga community. Ang extension project kasi parang yan community service sa mga tao. So, ang mga kinoconduct namin, ang mga pinoprovide namin extension project kasama yung mga co-faculty ko, tulad ng mga art workshop, art therapy, mga murals, ayan, willing na willing talaga kaming i-share yung aming knowledge and skills at experience sa mga talaga naman nangangailangan ng tulong sa mga gantong proyekto. This mural painting helped us in disseminating the different programs and projects of the Department of Education to our readers. Ang saya rin kasama yung mga estudyante sa mga ganitong extension project. Yun naman yung gusto namin talaga para sa kanila, maging artist at designer. At yung mga trabaho na ginagawa namin nila ay bumabalik sa mga tao. Kahit yun lang ang mapabaon namin sa kanila, from the things we teach them inside the classrooms to the services we provide the university and the community, makita nila ang kahalagahan at kayang magawa ng sining at disenyo. Sulit na ang pagod. Mula noon hanggang ngayon, ang sining at disenyo ay nagsisilbing paalala na tayo ay tao. May damdamin, nagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi tumitigil na sumulong. Ikaw, ano nga ba ang sining at disenyo para sa'yo?